Nakuhanan ng video si PMA Cadet 4th Class Darwin Dormitorio habang pinahihirapan umano ng mga upper class cadets ilang araw bago siya namatay dahil sa hazing. Kita sa video na namamaga ang pisngi ni Dormitorio at kahit hirap na, pinakanta at pinag-ehersisyo pa rin daw si Dormitorio. May live report si Marisol Abdurrahman. Marisol. Joseph Maris, makailang beses na rin na napaulat kung gaanong paghihirap ang dinanas itong si Cadet 4 Class Darwin Dormitorio bago nga siya tuluyang namatay noong September 18. At sa video nga na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikita doon noong September 12 na gaya nga ninyo nabanggit na mamagana ang kanyang mukha na sa paniwala nga ng kanyang pamilya ay dahil pa rin sa pahirap sa academy. At noong September 17 naman na video, nakuhanan din siya na hirap na ang kanyang kalagayan ilang oras bago siya deklarang patay. Alam na natin mangyayari ito eh. Kaya survive na lang, manamal kita at sana tayo pa din kapag graduate. Ito ang mensahe ni PMA Cadet 4 Class Darwin Dormitorio sa kanyang kasintahan. Kinuna ng video noong September 12, ilang araw bago namatay si Darwin, sa kwarto ng upperclassmen na sina Cadet 3rd Class Shalimar Imperial at Felix Lumbag Jr. Parehong inireklamo ng pagkamatay ni Darwin. Kapansin-pansin ang pamamaga ng pisngi ni Darwin sa video, ayon sa kanyang kapatid na si Dexter. Dahil yan sa mga sampal at suntok na tinamo ng bunsong kapatid. Pinakanta pa si Dormitorio kahit halatang hirap na ang magsalita. Kau lamang ang nasa isip ko, sinta, di ko maintindihan. Napagutom kasi hindi ko maintindihan. Ang laman ng puso. Uy, yung boses ko pala iba na. Huwag kang ma-shock. Saka ito, ngipin ko kasi may defect ko, ipapacheck up ko pa. Ayon kay Dexter, naapektuhan daw ang boses ng kapatid dahil sa pagkakarate shop sa leeg ng kadete. Kuha naman ito noong umaga noong September 17. Sa loob pa rin ng kwarto ni Nalumbag at Imperial, makikita ang hinang-hina na si Dormitorio na pilit nag-exercise ni hindi na siya makayuko. Sa isang punto, makikita rin hirap na siyang magmedyas. Hirap na hirap siyang kumilos, mahinang mahina na. Sa isa pang bahagi ng video, bagamat hindi kita kung ano ang nangyayari, dinig na dinig ang mga sigawan at kalabog. Nangyari raw ito ilang oras matapos magalit si Cadet 1st Class Axel Ray Sanupaw dahil sa nawawala niyang boots. Yung in-endorse siya ni Sanupaw, immediately after nun, merong video sila Imperial at Lumbag na pinapakita na yun na nga, yun, makikita mo doon na ano, hirap na siyang gumalaw. Bago siya dalhin sa ospital noong umaga ng September 17, giit ni Dexter, hindi lang UTI ang iniinda ng kapatid ng mga oras na yon. Tumanggi na ang AFP na magbigay ng komento hinggil sa video ni Dormitorio. Pero dati na nilang sinabi na ang kaso ni Dormitorio ay patunay lamang na merong ang hazing sa PMA. Pero kaisa raw sila sa paghahanap ng hustisya para sa namatay na kadete. Let's allow PMA to hear. May mga pangako ang leadership, hindi lang naman ito pangako. There were direct actions being done. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Bigyan natin sila ng panahon upang magawa ang mga bagay na ito. Ang nangyari kay Dormitorio, di nalalayo sa navideohan na pagpapahirap sa mga plebo na ayon sa PMA ay naganap noong 2017 at 2018. Mula sa pagsipa, paninikmura, paniniko at iba pang pananakit. Ayon sa Baguio City Police, handa silang tumulong sa PMA sa pagsasampa ng kaso sa mga nanakit na kadete. They're about to finish the investigation and we will just be assisting them if ever po there will be a criminal aspect to the case. Alam niyo, Joseph Maris, halos madurog daw talaga ang pamilya Dormitorio na mapanood nila ang video nito. Pero sa katunayan, ano, hindi nga raw hinahayaan ni Dexter na mapanood ito ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na raw ang kanyang ina na hanggang ngayon ay talagang hirap pa rin natanggapin ang nangyari sa kanya. Samantala, ano, kung titinan nga naman natin, bagamat hindi naman talaga pinakita doon yung aktual na ikangay panghihaze maliban doon sa mga exercise na pinapagawa sa kanya at sa kanyang kondisyon at sitwasyon noong mga date na yon,
alam ng kung sino man na kadete or any PMA or for that matter o yung familiar doon sa mga kadete na malayong malayo ang ikinikilos na yan ni Darwin nung siya buhay pa noong September 12 at September 17 na nakuhanan siya na sana sa dapat kilos ng isang kadete, lalong-lalo na ang plebo. Maris Joseph. Marisol, kung hindi pa siguro lumabas yung ganitong klase ng mga video na nakuha mo, no? Eh, talagang hindi pa siguro aaminin na talagang may nagaganap na hazing. Hindi yan aaminin ng PMA, no, institusyon, o maging ng AFP. Kasi dati, bago nangyari ito, eh, paulit-ulit na sinasabi na walang hazing, walang hindi institutionalized. Paano nila ipapaliwanag na dito sa mga naglabas sa mga video na ito, bukod pa kay Dormitorio, meron na rin nakuna noong 2017 at 2018. Paano nila mapapaliwanag na hindi pala ito institutionalized? Tama yan, Marisa, no? It's very unfortunate at nakalulungkot man pakinggan, pero looks like it. Ito na nga ang lumalabas ngayon, ayon na rin sa pamilya Dormitorio, na hindi isolated at hindi aksidente ang nangyari kay Dormitorio, gaya nga namang naging pahayag noon ng PMA. Dahil yun nga, patunay lamang ang mga video na mga napanood natin na lumabas at naisa publiko na nagkakaroon nga talaga ng hazing. Bagamat, Marisa, no? Inamin na rin naman ng mapamunuan mismo ng PMA at inamin na rin ng AFP na meron talagang hazing. Tunay nga dito, hindi lamang yung mga video na nakuhanan o nakita natin, kundi yung mismong pagkamatay ni Cadet Dormitorio. Patunay lamang dito na talagang merong hazing sa academy. At Maris, alam mo, marami na rin naman tayong ikangay mga siga na ngayon, ano, yung mga general na, mga graduate ng PMA na umamin na sila man ay nakaranas ng hazing. Kaya doon pa lamang, talagang hindi na maitatanggi na talagang matagal na panahon na talagang ikangay umiiral na ang ganitong kultura sa loob ng akademya, Maris. Oo, pero nung sinabi yan ng mga general, yung mga umami na haze sila, parang tila dinedepensahan pa nila yung ginawa sa kanila at hindi raw sila magiging ganun o kung ano man yung naabot nila kung hindi dahil dun sa hazing na yon. Ngayon ba, eh, ganyan pa rin na talagang ginajustify pa rin yung ginawa sa kanila at kung halimbawa meron ng mga naglabas ang ganitong mga video, gaano pa kaya karami yung hindi pa natin nakikita, Marisol? We just hope naman sana, Maris, na wala na, no? Although ang pagkakaalam natin, base sa impormasyon na nakarating natin, yun na nga, after mangyari itong insidente, lalo naghigpit ang PMA doon nga sa kanilang mga kadete. Ito ang naging commitment ng bagong talagang commandant at naging superintendent na talagang this time, talagang nagbigay sila ng kanilang commitment at kanilang pangako na talagang gagawin nila para mawala lamang. So we're just hoping na sana dahil 2017 at 2018 pa naman ito nakunan, na yun na nga, yung mga huling mga ikangay kaganapan, hinggil sa atin na sinasabi nga malpractice sa loob ng academy. Pero alam naman natin, Maris, kasi kagaano man kahigpit talagang PMA ikanga, meron at meron pa rin mga nagtitake left. Ito yung mga pumuspuslit pa rin at kumbaga gumagawa pa rin ng karasan kahit alam naman nilang bawal, kahit alam naman nilang posible nga nila itong ikatanggal. Again, Maris, kasi confident sila na yung code of silence nga nila sa loob na kahit anong gawin sa plebo, hinding-hindi ito magpa-pop out or hinding-hindi ito aamin na sumailalim siya sa hazing. Pero this time around kasi, Maris, alam natin na talagang tinututukan itong issue. Alam natin na hindi ito first time na nangyari sa PMA at marami na rin naman talaga naging hakbang kung paano ito sugpuin or pigilan or tuluyan ng wakasan. Pero mukhang hindi nga nagtatagumpay kasi meron at meron pa rin nakakalusot. So sana nga, no? Although, Maris, ikaw alam mo rin yan na marami pa rin tayo mga nababalitaan na mga dinadala pa rin sa Veluna, pero ang sinasabi sa atin ng PMA, hindi ito mga bagong kaso o nangyari after kay Dormitorio. It's either kasabay or nauna pa ito kay Dormitorio, pero dahil nga sa utos ni Secretary Lorenzana, ay inisa-isa na ang lahat ng plebo para matiyak na wala nang ang dumadanas ng hazing sa loob ng Academy, Maris. Okay, nabanggit mo yung phrase na take life. Kahit na may mga binibigay o ginagawa ng mga reforms dyan sa PMA, sinabi na ni General Browner na magpapatupad sila ng mga reforms, paano natin ma-assure na walang magta-take life? Dahil yung nangyari halimbawa dun sa 2017-2018 video, ito yung mga dating sinaktan at posibleng ito yung mga kumbaga naghiganti. Sila yung mga yearling, di ba, na ngayon parang naghihigante dun sa mga plebo. Paano natin ma-assure na with the reforms being implemented now in PMA, wala nang magta-take life pa dun sa mga ganitong klase ng mga pagpapahirap dun sa mga susunod pang mga plebo?
That's the same question that we are always raising sa AFP na mismo, na paano nila masisiguro ito sa atin? Ang kanilang tinutugol lang natin, Maris, bigyan nyo kami ng tsansa. Bantayan nyo kami kung hindi namin matutupad ang aming mga ipinangako sa inyo at singilin nyo kami sa aming mga ipinangakong ito. At indeed, ito ang ginagawa natin na pag-follow up doon lagi kung talaga nga bang nagkakaroon na ng mga reforms. At isa na nga, para mapatunayan natin, kung wala na nga ba talagang mangyayari mga ganitong klase pangkarahasan. Ang pagkakaalam natin, Maris, ano, base sa impormasyon na nakuha natin, ay tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang mga reforma doon. Isa na nga rito, Maris, ay nagsasagawa, nag-invite sila ng mga private psychologists na tumitingin sa mga mental health at behavior ng mga kadete, nilelekturan sila about sa human rights, about sa torture, lahat yan. At kung ano ang mga posibleng mangyari sa kanila kung sakaling gagawin nila ang mga ganito. So, sana naman nga, sabi nga natin, hindi nga ito maging ningas-gugon lang dahil parang hindi na nga talagang, well, unang-una pa lang, hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginawa. At we'd like to believe so naman na hindi naman ito tinotolerate ng PMA. Pero sabi nga natin, ang hirap paniwalaan na kung hindi naman isa, dalawa, tatlong kadete lang ang nagaganto. At lalo't sinasabi nga ng ospital na nire-report naman talaga nila sa mga tactical officer ang posibleng nagiging sanhi ng mga injury na tinatamo ng mga kadete. Pero bakit pa ulit-ulit pa rin ang mga ganitong nangyayari? So we just hope, sana nga, mga huli na itong nangyayari kila Darwin at wala nang susunod pa na kadete na mabibiktima ng hazing, Maris. Sana talaga matutukan yan dahil especially yung nakikita lang natin mga physical na mga epekto lang sa kanila, yung mga sugat pa sa, pero paano pa yung mental health na talaga nga na mga matindi rin yung epekto. Pero in the meantime, Marisol, bago tayo magtapos, gusto ko lang humingi ng update dun sa criminal complaint. Kumusta na yung criminal complaint dun sa mga suspect kaya Darwin? At pati na rin yung court martial, nag-convene na ba ito para dun sa administrative case naman laban dun sa pito? Oo, after ma-filean itong pitong kadete, nasa kustudiya pa rin sila ng PMA, nasa stockade pa rin sila, at naghihintay na lamang ano, itong company na dormitorio at ng prosecutions para doon sa mga counter affidavit na isusumite ng mga akusado. At after nito, titingnan doon sa prosecutors kung sa pagulong ng kaso, kung maitutuloy ito base doon sa mga isinampan nila. Kasi alam natin na bukod sa anti-hazing, anti-torture, meron ding murder, at hindi lamang itong mga pitong kadete kundi maging ang mga opisyal. Sa General Court Martial naman, Maris, na isumiti na lahat ng mga dokumento ng PMA doon sa General Headquarters sa AFP, at depende na ito sa magiging desisyon ng IG kung kinakailangan na mag-convene ng General Court Martial for this particular case. Nevertheless, ang sabi ng PMA, ang kanila naman daw talagang rekomendasyon sa IG ay mag-convene o magkaroon ng General Court Martial na didinig bukod dito sa civilian case na kinakaharap ngayon ng mga kadete, pati doon yung kanilang kaso na kakaharapin para malaman kung talagang dapat na nga ba silang matanggal sa serbisyo o hindi, Maris. Patuloy natin tututukan yung criminal at administrative case na isasampa dyan sa mga suspect na yan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.